Magandang gabi po sa ating lahat at nagbabalik po ang DepEd Hour para sa unang bahagi ng panel discussion. Alam niyo po sa mga nakakaraang mga pagtitipon natin ngayon at pagniniig tuwing gabi ay meron tayong mga nakakasamang mga guro. At alam niyo ngayong gabi ay siguro masasabi natin pinaka-espesyal kasi meron tayong makikilala na isang pride ng SDO Kabanatuan at pride ng Kabanatuan East Central School. Isang math wizard, isang child wonder, at isang genius ano, sa numbers. Pero bago ko ibigay sa inyo ang nakakatuwang guest natin ngayon na talaga nakakataba ng puso, ay binabati ko po muna ang ating PSDS ng District 6, Ma'am Maribel P. Saulo, kasama ang mga gwapo at magagandang school head ng District 6. At special mention ang Daan, Sarile Integrated School. Hello sa inyo, magandang gabi. At syempre ang aking manghel, Sophie, Yuson at Stacy, at ang aking better half, Sir Dan. O ayan, hindi ko na patatagal yan, ano, mainit-init pa. Kasama niya ngayong gabi yung kanyang trainer, coach, siguro masasabi na rin nating kasama, ano, pag siya ay nasa loob ng paaralan. So ibibigay ko muna sa inyo ngayong gabi para batiin ang gwapong-gwapong bisita natin ngayon at para mag-say hello din siya sa kanyang mga loved ones, ano? So binibigay ko sa inyo ang napaka-pogi at napaka-bibo na si Markus Miguel Yuson. Markus, sige, batiin mo ang iyong mga loved ones, your family, pwede si daddy, si mommy, saka yung pinag-usapan natin kanina, yung nasa Japan. O, sige, batiin mo na sila. Hi po, magandang araw po sa inyo. Oh, magandang gabi tayo, no? Kasi mapapanood tayo sa TV. Batiin mo si mommy, saka si daddy. Ano ba tawag mo kay mommy? Saka kay daddy? Mommy din? Mama, oh, mama, papa. Sige, batiin mo sila. Magandang gabi po sa inyong dalawa, sabihin mo. Magandang gabi po, mama at papa. Okay. Meron ka bang mga kapatid, Markus? Opo. O, sige, pati yung kapatid mo. Batiin mo din. Magandang gabi din, Maya. Ayan. Hello, Maya. Ayan, binati ka. Ano ka ba, kuya? Kuya ka. O, hello, Maya. Ilan taon na si Maya, anak? Isang taon na po siya. Magtuto po siya sa December 20. Oh, wow! December 20, malapit na yung birthday niya. O, advance happy birthday, Maya, ha? Binati ka ni Kuya Markus. At saka yung nasa Japan. Sino yung nasa Japan? Siya na po. Lolo ko po, si Rolly po. Oh, Lolo Rolly, sabihin mo. Ayun yung camera. Sabihin mo sa kanya. Sali, kaway ka. Magandang gabi po. Oh, yan. So, yan. Fresh po, ano, na napapanood tayo dyan sa Japan. So, ito po ang inyong apo. Bali, lolo mo yun, ano? So, hello po, Sir Rolly. At syempre, kasama ni Markus, sabi ko kanina yung kanyang trainer, ano, yung talagang nakatuklas ng galing ng batang ito. Kasama po natin ngayong gabi si Ma'am Rose Palomo. Ma'am Rose, magandang gabi po sa inyo. Hello po. Good evening, Ma'am Laila. At magandang gabi po sa lahat po ng mga taga-tangkilik ng DepEd-R. Mm-hmm. So binabati ko po ang mga kaguruan sa SSES para lang Central ng Silangang Kabanatuan, mm-hmm. ang mga lalo na po ang mga guro sa Grade 1. At higit po sa lahat ang napaka-supportive namin na PSDS na walang iba kundi si Mamero de Sindak, mm-hmm. at ang aming napakabait at talagang sobrang matulungin sa lahat ng kaguruan ng Kabanatuan East Central School. Walang iba po ang aming principal, si Ma'am Lea A. Albaran. Ayan. At saka po, Ma'am Laila, gusto ko lang pong batiin din yung mga napaka-supportive at napaka- very cooperative na mga parents ng Grade 1 SSES. Ayan. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po dyan sa ating sister Lea, no? Sa Doc Lea po na Kabanatuan East Central School. O, ayan, Markus. O, pwede na tayo magkwentuhan. Aba ba muna yung maso para makita nila yung kagupuhan mo. Alam niyo po, naaalala ko, ayan, at guest natin si Markus, naaalala ko din yung pride ng isa pa, no? Si Roan Alea Palacio. Hello po and good evening, Ma'am Lea. Congratulations din po sa inyong anak. So, eto na naman, isang pride ng ating SDO Kabanatuan at ito ay Grade 1, ano? So, ayan, Markus, kwento mo nga sa amin, ano ba ang routine mo everyday? Pag gising mo sa umaga, ano bang una mong ginagawa? Ang una kong ginagawa, ting pag gising ko po sa umaga, Nagpe-pray? Nagpe-pray din po ako pa. Tapos,
Breakfast. Okay. Breakfast na po ako. Mm-mm. Anong favorite mong breakfast? Baka may sikreto kung ba't ang galing-galing mo sa numbers. Anong favorite mo? May, kasi po ang breakfast namin kanina po, egg at saka yung... Egg? Rice at saka po... Burgerito. Burgerito? Burger. Oh, walang rice. Wala, walang rice, walang kanin. Merong kanin din, tsaka burgerito. So, yung bang favorite mong breakfast? Opo. Do you drink milk? May kasama ba yung milk or water? Tubig lang po. Ah, tubig. O baka yun ang sikreto, yung tubig, ano? Wow, ang pogi mo pag umingiti ka na ganyan. O, huwag ka nang kabahan, no? Parang nagkukwentuhan lang tayo. Ayan, Ma'am Rose, ikaw ay teacher na sa grade 1, pero kanina parang napahapyawan na natin. Siyempre, galing ng pandemic, no? So, itong batang ito ay wala talagang ano ng face-to-face experience, maliban dun sa limited. Yes po. Oh, okay. Wala pa po siya talagang experience na mag-face-to-face. Ngayon lang pong year na to. Kaya po, napaka-excited po. Mm-mm. Sa part po niya, tuwan-tuwa nga po sila. Pati po yung iba mga kaklase niya. Ikwento mo nga sa amin, bakit exemptional itong si Markus? Ano yung napanalunan niya na talaga naman? Balita ko po kasi sa kanyang mga, sa mami po niya at sa daddy niya. Mm-mm. Kinder pa lang po siya. Talaga pong kinakitaan na po ng galing. And then even po nung 3 years old pa lang po siya, talaga po na-amaze nga po ako, kinukwento nga po ng mami niya, na 3 years old pa lang siya, kaya na niya mag-count, magbilang. Ewan to ilan yun? Mga 100, gano'n? Yes po. Tapos, pagdating po ng 5 years old, marunong na po siyang mag-abacus. Ayan po. So, ayan, dala-dala niya. Mamaya, pakikitaan kayo ni Markus paano yan gamitin. And then, dun po naman sa, ano, sa classroom, talagang kitang-kita yung kabibuhan niya. Mm-hmm. Kaya po, nag-decide po ako na i-join siya noong pong nag-ask yung ASMEPs na magkakaroon po sila ng regional online competition sa mathematics and science. So, kaya po, nakita ko na nga po yung kanyang kagalingan, yung talent niya. Kaya nag-decide po ako na i-join siya. And then, yun nga po. And the rest is history. Ayan na, no? Sa wakas po, ayan. Nanalo din po siya. Siya ang champion, di ba? Opo, regional champion po siya ng online mathematics and science. Even po yung science, champion pati science din po siya doon. So, hindi lang siya lover of numbers, you know? Po. Of nature din. Opo. O, sige. Thank you, Ma'am Rose. Tanungin ko nga si Markus, ano, kanina yung routine natin every day. You just woke up and then, mag-pray, maligo, kumain, no? De parang sabi natin, parang regular din na ginagawa ng mga bata. Pero ka bang favorite na energy booster na kailangan inumin mo or kainin mo para pag kinain mo yun, you keep going on the day? Parang masiglang-masigla ka. Meron ka bang favorite na kinakain na gano'n? Yung ano po, kasi po, ang favorite ko pong pagkain ay yung egg po. Egg? So, masigla ka pag kumakain ka na. Eh, ngayon, kumain ka na egg. Okay. Kinakabahan ka ba? Hindi. Eh, hindi naman. Okay. So, ayan. Tingnan natin. Magaling ka sa math. Magaling ka sa science. Kanina sinabi mo sa akin, kahit naman yung ibang subject, gusto mo din, di ba? Okay. Pero ang pinaka-paborito ko po yung math at science. Bakit? Bakit pinaka-paborito mo ang math at science? Kasi po, ang math, po yun. Numbers. Po yun, ng addition, subtraction, multiplication, division. At saka po square root. So alam mo na yung square root? Okay. Mukhang mapapasabak tayo dito. Hindi po. Wala. Pero nag-aaral pala po ang division. Okay. Bakit gusto mo yung numbers? Why is it numbers? I mean, may special ba sa mga numero at parang nakikita-kita mo siya. Galing-galing mong i-mental operation kung ano yung kailangan. Ba't gusto mo siya? Kasi po, madali lang po silang isolve minsan. Madali. Minsan po mahirap. Okay, pag mahirap na, ano nang ginagawa mo? Halimbawa, pag madali lang na sa mental mo lang yun, ano? Eh, paano pag mahirap na, anong ginagawa mo? Gumagamit po ako ng ano, Abacus. Ah, yan. O, sige, tanong natin. Bilang normal na 6 years old, di ba, ma'am? Yes. Naglalaro ka din ba? Opo. Anong favorite mong game? Nag-Roblox ka ba? Opo. Marunong na din sa mag-Roblox? Opo. O, kasi may oras para doon. Okay, anong favorite mong laro? Sa online? Sa online po? Nag-online ka din ng mga laro?
Okay. May offline din po. May offline din. O tapos, eh, yung mga physical na laro. Halimbawa, yung... Ay, hindi na nila alam yung tumbang preso. Ano? Naglalaro po ako. Oh, oh, alam mo yun! O paano siya laruin? Yung merong lata. Lata. May lata po. Tapos, ano po, may ihagis ka po doon. Ng chinelas, ganun. Okay, so... Ginagawa po namin yung sa Muñoz. Sa Muñoz? O, ba't hindi may mga taga Muñoz? Hello sa inyo, kamo. Ba't hindi may mga kalaro mo sa Muñoz? Kumaway ka. Hello! Hello. Ayan, o, andito na ako, kamo, sa TV. O, ayan, tingnan natin. Kanina ka pa nag-aabakos na ganyan. Ma'am, na-discover mo din na marunong siyang gumamit ng abacus. Na kwento lang po nung mamit daddy niya. Mm-mm. Na magaling nga daw po siya mag-abacus. Okay. Kanina nga po, nagpapaturo ako. O, sige nga. Tingnan mo nga, Markus. Ayun ka sa camera, no? Tingnan mo yung ano. Ituro mo nga sa kanila paano ginagamit yung abacus. Anong unang gagawin? Let's say, for example. Pwede po naman dito mag- add, subtract, multiply, divide, okay. Square root. Alright. Using the abacus, no? Pero naka-add at subtract na po ako. Hindi pa po ako nag-multiplication. Okay. Division po dito. Eh kung add, subtract, halimbawa, mga 2 decimal digits, kaya na niya. Oh, sige, tingnan niya natin. Pero maglalabas ang calculator, ha? Para sabay tayo. Naku, mahirap ito. Oh, sige, halimbawa, 52 at saka plus 65. 52 plus 65. Plus 65. 117. Ah, oo, tama. 117. Okay. O, isa pa. Isa pa. Ang galing naman. O, sige. Two digits on. Kaya ba yung, ano dyan, 3 digits? Kaya na ba niya yun? Yes. Ah, kaya na yun. O, sige. Yung ibang 3 digits po. Yung ibang 3 digits po, nakakarating ng 1,000. Okay. Ako, laki pa lang. O, sige, 3 digits. O, sabay tayo, ha? 575. Okay. Plus 321. Equals 896. Oh, wow. Ang galing. Pero magkaya niya rin kahit walang abacus. Yung mga medyo simple lang po. Ah, sige, yung mga 2 decimals, okay. Kaya na niya. O, sige, 2 decimals, pwede. Yung dalawa. O, sige. Mental math. Mental math. Hanggang 2 digits lang po itong ano. Oo, sige. Ito, 2 digits. Oh, sige. Halimbawa, yung madali lang. 20 plus 20. 40. Parang manilang sa kanya yun. Okay, next. 25 plus 15. Plus 15. Oo. Equals 45. 45 ba? O, ako ba naman? Again. Ano ba sinabi ko? 25 plus 15. Ilan? 45 ba? Hindi. Ginamit ko po. Sige, tingnan mo nga dyan. Parang ako naman yata mali. 25 plus 15 equals? 25 plus 15. 15. Equals 45. Ay, 45 talaga? 45? Eh, eto po eh. Nakalagay po dito. Ulitin nga natin. Ulit ah. Nakabakus ah. 25, tama? Plus 15. Plus 15. Ilan na? Equals 45. 45 talaga? Talagang 45? Bakit 45? Ay, ikaw nga, Ma'am Rose, 25 plus 15. Alitin natin. O, sige. 25 sa 15, that makes 40. No? O, baka na nasundot na lang yung 5. Na-move lang po. Na-move, okay. So, ibig sabihin, o sige, bukod sa math, no? Sabi mo kanina, gusto mo din ng science, di ba? Ano sa science ang pinaka-favorite mo? Yung, nag-aaral din naman po ako sa, ano po? Degrees of taste at saka degrees of odor. Degrees of taste and odor. Wow, science nga yun. How do you decrease the odor? Yung odor po kasi may bland. Ah, may bland. Okay, pag bland, ibig sabihin? Ano lang po yan? Gentle agreeable. Gentle lang, okay. E pag naman extreme yung odor? Extremely pleasant? Mm-hmm. Or extremely... Paano ba yung foul? Yung mabantot? Foul po? Ano po yung tawag po doon? Reek, okay. So how do you decrease that? Pag mabaho, halimbawa nasa room, tas mabaho, how do you decrease the odor? Then, if it is foul smelling? O, then ano po yan?
Strongly unpleasant. Ayun! Strongly unpleasant. E paano mawawala yung strongly unpleasant? Anong gagawin? Dapat? Magpapabango? Dapat po mag-ano eh. Maglinis? Oo. Oh, tama. Dapat maglinis. Ano? Ma'am, aside from, ano, Ma'am Rose, aside from math, nakakitaan mo din siya, halimbawa, sa language or ano na? Yes po. sa English po namin, sa POM, magaling po siyang tumula. Oh, mabilis ang memory niya. Yung pag-memorize, retention, mabilis. Okay. Pag po may pinamemorize ka, kahit po kinabukasan, kaya natin po niyang i-recite yung tula na in-assign sa kanya. Meron ka bang paboritong tula? Opo, may tinula po kasi ako sa kinder, yung po at opo. O sige nga, parinig nga niyang po at opo, natatandaan mo pa. O sige nga, recite nga natin. Ang po at ang opo na isinulat ni Rosalina Sebastian. Ang bilin sa akin ng ama't ina ko, maging magagalangin, mamumupo ako. Kapag kausap ko'y matandang tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. Kapag kinakausap ko'y mas matanda sa akin, na dapat igalang at dapat pupuin. Natutuwa ako na bigkas-bigkasin ang po at ang opo ng buong paggiliw. Ang po at ang opo. Maraming salamat po. Very good! And to think, nung kinder pa niya, yun kabisado. Up to now, kabisado yes, pa niya. So very good naman. O sa susunod, i-challenge kita yung all things bright and beautiful. Ay, kabisado mo naman yun? Eh, dati po eh. So hindi na pala siya challenge sa sasabihin ko na kabisaduhin. Ibig sabihin na memorize mo na rin siya before. Apo. Okay, na i-recite mo na rin siya. All things bright and beautiful. Na ano ko naman po siya dati. Okay. Eh, kumakanta ka rin ba? Marunong ka rin ba kumanta? Ma'am Rose, marunong ba siyang kumanta? Kaya mo yun, di ba? Pero, konti pa lang po konti na. Pa lang. Isa pa lang yung kanta ko po na ano. Ano? Ano yung kanta na yun? You Are My Sunshine. Ah, sige. Pwede tapos ba? Tapos nagsisimula din po akong gumamit ng ukulele. Ito yung kinakanta ko po. Ang galing naman sa all facet of talent, ano? Pero kaya mo ba? Yung You Are My Sunshine. Parinig nga kahit konti lang. Sige nga, ready? Go. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Wow! Eh, teka lang, may sunshine ka na ba? Para kanino ba yung You Are My Sunshine? Kanta ko lang po yan eh. So wala pa? Wala ka pang ano, crush or whatever? Wala? Wala kang maganda sa grade 1 kay Ma'am Rose? Marami. Ha? Marami ba doon? Iba marami. Okay. Marami ka bang friends, Markus? Opo. O sino yung BFF mo? Sino yung mga friends mo? Best friend forever. Oh, yeah, BFF, best friend forever. Meron ba? Batiin mo daw. O, batiin mo na siya. Si ano po, si... Yung kumpare mo. Oh, yung kumpare. Ah, may kumpare pala siya. Si Calvin po. Calvin! Kumparing Calvin! Magandang gabi sa'yo. O, batiin mo na. Magandang gabi, Calvin. Ayun lang. O, sige. Titingnan pa natin ano. Meron so, mo po. Ah, meron ba? Sino ba? Si Miguel. Si Miguel. Hello, Miguel. Sino yung isa? Saka po si Emmanuel. Emmanuel. Hello, Emmanuel and Miguel. Sana ay nanonood kayo ngayon. Nasa TV si Markus. Pero ikaw, ma'am, paano mo siya in-encourage? Halimbawa, in a day, para di ba siyang nasa mood? Kasi di ba bata? Wala bang tantrums or whatever? Minsan din po, yung may time din po na talagang wala sila sa mood. Pero unti-unti po, sinasabi ko sa kanila na kailangan, especially kapag nag-discuss, kailangan alert sila para rin po kasi sa kanila yun, para maintindihan nila yung lesson. So, by means of encouraging po na yung way na yun, na pinapaliwanag ko sa kanila yung ikabubuti naman ng pakikinig nila, unti-unti naman po sila talagang sumusunod. So, motivation lang po talaga. Okay. Alam niyo po, lumalalim ang gabi, sumasarap ang kwentuhan natin ni Markus at ni Ma'am Rose, ano? Pero huwag po magpapalit ng talapitan. At kami po ay magbabalik muli para sa ikalawang bahagi ng ating panel discussion.